challenge and unforgettable road, but only five are on their way to victory. I am Christine Caballero Aplal, and join us in the much-awaited finale of Ginoong Quarantino 2020. The pandemic has greatly affected the modeling and pageant industry. Sir Will Online Challenge Chairman and President Mr. Wilbert Tolentino thought of a way of extending help to male models and pageant aspirants through an avenue that will let them pursue their careers, but on a different platform that conforms with quarantine rules. Hence the birth of the first ever online pageant for men, Ginoong Quarantino 2020. Ginoong Quarantino 2020 is a production of Sir Will Online Challenge and supported by major sponsor, WebSAP, or Web Marketers Association of the Philippines Incorporated. Web marketing is the future. Earn as much as 5,000 to 25,000 pesos weekly. Join WebSAP now. Ginoong Quarantino undoubtedly offers the biggest prizes. Ginoong Quarantino 2020, 200,000 pesos. First runner-up, 50,000 pesos. Second runner-up, 20,000 pesos. Third runner-up, 10,000 pesos. Fourth runner-up, 5,000 pesos. Sixth to 10th placer, 3,000 pesos. 11th to 15th placer, 1,000 pesos. Top 10 judges picks for best of swimwear received 1,000 pesos each. All of our 100 candidates received 300 pesos each. 10 applicants with the best submitted photos received 1,000 pesos each. We would like to acknowledge the people behind the success of Ginoong Quarantino 2020. The Board of Directors of Sir Will Online Challenge, who also comprises the Board of Judges. Chairman and President, Wilbert Tolentino. Vice President for Guidelines and Editor, Brian Soto. Monitoring Officer, Francabel Cabroa. Photographer, Videographer, and Visual Artist, Gilbert Aplau. Finance Officer, Chad Jonas. Vice Chairman, Director, and Writer, Roger Flores. And we have a special judge and commentator, Miss Earth 2008, Carla Henry Aman. And also part of the Board of Directors is Coordinating Officer, J.J. Palau. And now, advancing to the final round of competition, they have secured the final five spots through your support. The Ginoong Quarantino 2020, five finalists. Alan Ong Molina, 26, Tarlac City. Zach Buenafe, 26, Quezon City. Giro Garcia, 22, Dasmariñas, Cavite. Robbie Kobakub, 31, Pampanga. Wise Estabilo, 29, Tarlac City. All eyes and ears are now on our five finalists, and I will be talking briefly with each of our final finalists before they answer the final question. So let's begin with our first finalist. We have here with us Alan Ong Molina. Right. So hi, Alan. How are you? Kinakabahan po. Hindi po sanay sa may kirinig po na ganito eh. Kasi mas pinili ko pong magtrabaho agad kaysa mag-aral po sa hirap po ng buwan eh. Okay lang yan. I have a feeling that you're going to do very well. Hinga ka ng malalim. Okay po. Yan. Okay ka na? Sige. Okay. So Alan, you describe yourself as a jolly person. Tama? Okay po. Yeah. So what keeps you still happy and cheerful in spite of the global threats of COVID-19 and the ongoing community quarantine that we're all experiencing? Paano mo na nagagawang masaya ka pa rin, masayahin ka pa rin, kahit ito yung nangyayari sa atin ngayon? Sa akin po kasi, lahat po kasi pinauubaya ko po lahat sa Panginoon ng lahat na nangyayari sa mundo ngayon. Lalo na po ngayon sa crisis na nangyayari. Sobrang yung epidemya po, sobra. Pero nagpapasalamat pa rin po ako. Dahil ito po ako, buhay pa rin po. At sa pamilya ko, wala pa rin po, wala naman pong nahawa ng COVID-19. Kasi po ay sumusunod po naman kami lahat sa rules and regulation na binibigay po ng batas. Yun naman po kasing importante. Pag sinabi po nilang bawal lumabas, huwag po naman tayo lalabas, sumunod po tayo. Kasi po, pag di po tayo lumabas, hindi tayo mahawa. Hindi rin po natin maawa ng mahal po natin sa buhay. Tsaka number one po talaga is yung magdasal po. Tama ka dyan, Alan. And syempre, congratulations kasi you are now part of the top 5 for Ginoong Quarantino.
tatlo. Diba? Saya-saya. Congratulations sa'yo. So, on a lighter note, kung halimbawa ikaw ang papalarin, ano yung gagawin mo sa 200,000 pesos na cash prize natin? Sa 200,000 prize po, marami rin po kasi akong mga nagme-message din po sa akin. Hindi na po ako lalayo sa mga kamag-anak ko na lang po, sa mga mahal ko sa buhay. Ang dami po talaga, lalo na po yung mga kamag-anak ko na na-stop po sa trabaho, na may mga binubuhay na pamilya. Siguro po, hindi na muna po ako lalayo. Tutulungan ko muna po siguro yung mga, sa mga kamag-anak ko muna po, bago po ako lumayo po ng konti. Tapos pag may sumobra pa naman po doon sa mga, sa siyempre po magtatabi po ako para sa akin. Kasi na-realize ko na hindi po natin alam yung susunod na yung bukas na pwede mangyari. Kaya dapat talaga po marunong tayong maging impok ng pera na para palagi po tayong handa sa darating na bukas. Katulad po yung nangyari sa COVID-19 ngayon, yung epidemya na po ngayon, wala po talaga tayong natabing pera, kundi po tayong nag-impok ng pera, talaga. Tama. Puro po, wala po. Hindi po tayong makasurvive. In fairness sa'yo, parang hindi ka naman kinakabahan. Hindi po kakayanin mo naman tong susunod na question natin sa'yo. So this, Alan, is your passport to becoming Ginoong Quarantino 2020 and getting the 200,000 pesos cash prize. Okay? So I'm going to give you 45 seconds to answer the question. Pag malapit nang matapos ang 45 seconds, I will let you know. Ibig sabihin nun, it's time to wrap up your answer. Okay, so I will read the question twice. You can express yourself either in Filipino or English, kung saan ka mas komportable. And our timer will start immediately once you answer the question. Are you ready? Ready ka na, friend? Okay, so here we go. Here is your final question, Alan, to determine if you will be going home with the 200,000 pesos. Does masculinity define a man the most? If not, what should it be? Explain your answer. I will repeat. Does masculinity define a man the most? If not, what should it be? Explain your answer. You have 45 seconds, Alan. Timer starts here. Kung inyo po mamarapatin, sana po pwede pong pakitagalog po yung tanong. Kung okay lang po sana. Alam mo kung anong masculinity, di ba? Pagiging lalaki or ang pagkalalaki. Ang pagkalalaki ba ang nagde-define ng pagiging lalaki? Hindi yan ang sagot mo. Ano ang masasabi mo magde-define ng isang pagkalalaki? Okay po. Para sa akin po, hindi po pagiging masculine ang pagiging tunay na isang lalaki. Para sa akin po, dahil lumaki po ako sa broken family, na hindi po, na lumaki po ako na walang ina, na nagtumaguyod lang po sa akin ang aking tatay. Para po siguro sa akin, yung ma-raise up nyo yung mga anak nyo ng mabuti, na naging mabuting tao na katulad na ginawa sa akin ng aking ama. Siguro po yun po yung pagiging ano, tunay na lalaki. Yung kaya mong tumayo para sa mga anak mo. Yun po yung kasabihan na yung ang ama ang haligi ng tahanan. Kaya dapat po talaga gabayan po natin yung mga anak po natin. Yun po siguro yung para sa akin. Okay, Alan. Time's up. Hinga muna ng malalim. I can feel your emotions right now and I'm so very happy for you because you were able to answer very sincerely. Yan. So maraming salamat, Alan. How are you feeling? Naiyak po, pero same po ito po. Oo nga, ramdam na ramdam ko yung sinceridad ng sagot mo. So maraming salamat sa'yo, Alan. And salamat good luck to the results. And congratulations ulit kasi you're already part of the top 5. Thank you po. Maraming salamat. Bye! Okay po. First of all, congratulations because you are now part of the top 5 for Ginoong Quarantino 2020. Anong pakiramdam? Ito po, sobrang saya, sobrang kaba kasi hindi ko rin expect na makakapasok ako ng top 5 dahil nga sa dami ng aberyang nangyari. Pero thankful pa rin ako dahil si God always nasa likod ko, kasama ko siya sa laban na to. That's right. O, ito na, ready ka na ba, Zach?
Ready na po. Hindi, pero bago ang lahat, syempre, magchichikahan muna tayo kung paalis ng kaba, di ba? So, syempre, anything that you keep it real and hindi ka hypocrite, hindi ka hypocrite ang tao. So, are you honest enough to tell us what is the greatest fear that you are facing right now while we are on community quarantine? Anong pinakakinatatakutan mo ngayon na habang naka-community quarantine tayo? Kaya mo bang i-share sa amin? Sige po. The greatest fear I feel for now is yung pagkalat po ng virus. Dahil maraming tao po na hindi alam at kulang sa kaalaman ng pagpigil at pagsugpo nitong virus na ito. Kaya po sana, gusto ko sana kung ako'y papalari manalo dito, magkakaroon ako ng another voice or higher level para po ma-voice out ko kung ano yung tamang gawin para po maiwasan natin yung pagkalat nitong virus na ito. Yun po ang pinatatakutan ko talaga sa ngayon dahil sobrang nakakatakot talaga itong virus na ito. Totoo yan. Yeah. I think we share the same fear. But you know, on a lighter note, syempre kung ikaw ang papalarin magiging ito ang quarantino, mananalo ka ng 200,000 pesos, anong gagawin niyo? Kung ako po ang papalarin mananalo ng 200,000 pesos, first of all, syempre po, as I said, hindi po kayo kukrito. Itutulong ko po ito sa aking pamilya, unang-una. Sumunod, lalo-lalo na sa charity namin, sa charity ng family ko, na kahit wala kami, ngayon wala kami, tumutulong pa rin kami sa kanila sa lugar sa Bulacan. Nandun po yung mga pinag-aaral namin na tinutulungan namin makatapos ang pag-aaral. Pero as of now, ang pinaka-importante matutulong natin sa kanila is the food, yung pagkain, yung medicine, yung gamot na kailangan natin itulong talaga sa kanila. Dahil sa panahon ngayon, talagang kailangan natin magtulungan sa isa't isa. Wow, that's very nice and that's very noble of you. So Zach, this is it. This is now your passport to becoming Ginoong Quarantino 2020 and getting the 200,000 pesos cash grant. Okay, so listen very carefully. I'm giving you 45 seconds to answer the question. Pag malapit nang matapos ang 45 seconds natin, I will let you know which means you have to wrap up your answer. Yes, okay? Yes, and then I will be reading the question twice. You can either express yourself in either Filipino or English kung saan ka mas komportable. Okay lang po siguro kung itatanong ko. Start as soon as you start answering the questions. All right? So are you ready, Zach? This is it. Here we go. Does masculinity define a man the most? If not, what should it be? Claim your answer. Again, does masculinity define a man the most? If not, what should it be? Explain your answer. Ang masculinity ba ang sukatan ng isang pagiging tunay na lalaki? Kung hindi, ano yon? Please explain your answer. 45 seconds starts now. Good luck. For me, masculinity is not the necessary place para tawagin kang totoong lalaki. Dahil ang totoong lalaki ay may takot sa Diyos at may pagmamahal sa kapwa. Hindi po lamang dahil sabi ko magandang lalaki ka o magandang gwapo ka. You have the beauty, you have the body that makes you feel so masculine sa lalaking lalaki. Pero ang totoo po niyan ay kailangan natin, kung gusto natin magmukhang lalaki talaga, ay sa puso, sa isip at sa gawa na makatulong tayo sa kapwa natin, lalong-lalo na sa mga nahihirapan ngayon. At mararamdaman natin ang pagiging isang totoong lalaki ay marespeto at humble. Kalawa. At huli po ay may takot sa Diyos. Yun lamang po. Maraming salamat. Alright. Thank you so much, Zach. You answered that very well. So, good luck to you. Waiting na lang tayo kung ano masasabi ng mga judges sa sagot mo. Thank you, Zach. Congratulations! You're now part of the top 5 for Ginoong Quarantino 2020. Anong feeling? Anong pakaramdam? Sobrang saya po kasi sa... Lalo na darating na po yung kaarawan ko na bukas, magandang regalo to sa akin na makapasok sa top 5. Lalong-lalo na kung manalo pa. Sobra-sobrang malaki. Lahat masaya. Happy birthday in advance to you. Thank you. Thank you, Pabigas.
Sabi mo kasi, you constantly set goals for yourself. Can you tell us about a particular goal that you have set during this community quarantine? And ano yung status mo dyan sa pag-abot ng goal na yun? Sa pag-ano po, kasi po, katulad dati na kahit alam ko po na kaya ko, mas iniigiyan ko pa siya na may makuha pang mas lalong information o kaya ano na mas ma-apply ko sa sarili ko po. Tapos, mas parang mas lalong mag-step up. Okay, so on a lighter note, pag ikaw ang nanalo, anong gagawin mo sa 100,000 pesos cash prize? Una po, gusto ko po tulungan yung mga maliliit nating frontliners katulad ng mga basurero na hindi sila masyadong... Wow. Gusto ko mag-share, lalo na birthday ko rin bukas, sana, di ba? Yun po. Sana, paano ko sa kanila na... Tsaka ma... Relax. Chika-chika lang muna tayong dalawa. Bakit naman yung mga basurerong naisip mong bigyan ng 200,000 pesos? Hindi, mag-share sa kanila. Ang part ng premyo mo. Kasi, una po napapansin natin is yung lagi na lang napapansin na opo, napasalamat tayo sa mga frontliners natin, mga nurse, police, mga doctor. Thankful naman po tayo doon ng sobra. Pero sila rin po na katulad ngayon, kung hindi rin po dahil sa kanila, siguro po sobrang mahihirapan din po. Siyempre, makalat din po tayo. Tsaka hindi po ganun kataas yung sinasahod nila para sa ano. Okay. God bless you for that, Jiro. So this is now your passport to becoming Ginoong Quarantino 2020 and getting the 200,000 pesos cash prize. So please listen, you only have 45 seconds to answer my question. So when as soon as, or pag malapit nang matapos yung 45 seconds, I will let you know and that will be your cue to wrap up your answer. Okay? I will be asking or will be reading the question twice. Yes, and your time will start as soon as you start answering the question. Alright, so Jiro, ready ka na? Yes, ready na. Ready na po. Here's your question. Does masculinity define a man the most? If not, what should it be? Explain your answer. Again, does masculinity define a man the most? If not, what should it be? Please explain your answer. Ang masculinity ba? Ito ba ang sukatan ng pagiging isang kulay na lalaki? Kung hindi, ano yun? And pakipaliwanag. So you have 45 seconds, Jiro. Good luck. Ang pagiging physical na katawan po, ang masculinity, ay hindi po ito ang sukatan natin bilang isang tunay na lalaki. Ang tunay na pagiging lalaki is yung kaya mong panindigan kung ano ang iyong nasimulan. Kaya mong panindigan kung hanggang saan, pero wag, mas lalo na po ang pananalig sa Diyos na mas mapapatunayan po natin na tayo po ay tunay na lalaki dahil hindi po ito sapat na dahilan para kung ikaw man ay payat o malaki ang katawan, hindi po ito sapat na dahilan para maging isang lalaki. Tangi time's up na po. Alright, that's a good answer. Thank you so much, Jiro. Hinga ka na ng malalim. Tapos na. Yes, winking na tayo from the mountain. So congratulations again to you and thank you so much. Thank you po. Bye! So, congratulations because you are part of the top 5. Thank you so much. Quarantino 2020. Anong feeling? Anong pakaramdam mo ngayon? Honestly speaking, kinakabahan ako sa sobra. Pero, think positive lang. Yes, correct. One last step na lang to, my friend, di ba? One last step to becoming
or to being crowned as Ginoong Quarantino. So Robbie, you describe yourself as a people person who likes to meet and work with lots of different people. So do you think possible pa rin to, or how would you still continue to become a people person during this pandemic crisis wherein we have to practice social distancing, physical distancing, and interaction with people? So paano ka magiging people person pa rin? Maybe sa ganung paraan, ma'am, gagamitin ko yung social media dahil hindi nga tayo makalabas. So let's do the power of social media para to spread positivity sa mga tao, to spread lahat ng dapat na maganda, and self-discipline. To self-discipline. Tama ka dyan. Napaka-importante talaga na may disiplina tayo sa self-discipline. On a lighter note, eto naman, on a lighter note, Robbie, anong gagawin mo sa 200,000 pesos kung sakaling ikaw ang papalaring manalo ng Ginoong Quarantino for 2020? Actually po, bago ako sumali dito sa contest na to, sobrang iniisip ko anong gagawin ko dun sa 200,000. Pero honestly speaking po, gagamitin yung 200,000 para sa pamilya ko, para sa mga kaibigan ko na apektado sa pandemic na to. Actually po, 2 months na akong walang trabaho ngayon. So as in, wala akong so yung savings na lang yung kailangan kong ilabas. Wala po mapasok sa akin. Kaya sobrang napahirap po. So malaking tulong talaga itong 200,000. Ano na, para sa'yo, para rin sa mga sobrang tao. So kailangan galingan mo. Tulong po. Kailangan galingan mo, Robbie, ah. Good luck, sir. I will po. Let's do this. This is your passport, Robbie, to becoming Ginoong Quarantino 2020 and getting the 200,000 pesos cash prize. Okay? So listen very carefully. You have 45 seconds to answer the question. All right? 45 seconds ang ibibigay sa'yo. Pag malapit na, ayan, anong ginagawa mo, my friend? Nag-record na tayo. Okay, so... I'm giving you 45 seconds to answer the question. Pag malapit nang matapos ang 45 seconds, I will let you know. Ibig sabihin, you have to wrap up your answer already. So your 45 seconds will start as soon as you start answering the question. Okay, so Robbie, are you ready? This is it. I'm ready, clear. Let's go. Okay. Here we go. Oh, and you can also answer in Filipino or English kung ano man ang komportable ka para ma-express mo mabuti yung sarili. Alright? So this is it, Robbie. Thank you. Does masculinity define a man the most? If not, what should it be? Explain your answer. Ulitin ko. Does masculinity define a man the most? If not, what should it be? And explain your answer. Ang masculinity ba ang sukatan ng pagiging tunay na lalaki? Kung hindi, what is it or ano to? And please explain your answer. So you have 45 seconds, Robbie. Good luck. Timer starts now. Thank you for that question. Masculinity is defined as fun. I think for me, no. I'm actually masculine right now. Pero hindi ko sinasabi ng sa lahat ng tao na if masculine ka, defines ka as a man. I think the most important right now is to respect individual, to keep a positive output, to respect anyone decision, and to follow all the instruction that given to you. Alright. Let's be honest on that. All right. So your time is up, Robbie. Thank you so much. That was a good answer. I like that. Respect is really very important. And you did well. Thank you so much. Thank you. All right. So thank you, Robbie. And congratulations to you. Please just wait. Very soon, we will be tabulating and finding out how you did and what your place is dito sa Ginoong Quarantino 2020. Thank you, Robbie! Thank you so much. Bye-bye! Congratulations!
congratulations, Wise, because you are now part of the top 5 for Ginong Quarantina 2020. Anong feeling? Masaya po kasi parang worth it yung lahat ng ano ng pagod, especially ng mga fans, mga supporters, mga friends. Pero sa ngayon medyo kinakabahan ako. Okay lang yan. Konti na lang, one step closer ka na lang, my friend. Diba? Yes, so why? I understand that you were a public official for 6 years and the second youngest barangay councilor in Tarlac City during your term. So after seeing how the different politicians handled COVID-19 situation, did it any way fuel your desire to go back to being a public servant? Pag sorry ma, medyo nagbakit po. Hindi ko po masyadong na, ano po. So nakikita mo naman kung paano hinandle ng mga iba't ibang mga politicians ang COVID-19 situation natin, di ba? So paano na, bumalik ba ulit yung desire mo or yung pagkagusto mo na maging public servant ulit? Actually po, sobrang parang gusto ko ulit na ano na pasukin ang politics at maging public servant po. Kasi nakikita ko yung need ng mga tao and I want to help. That's why I joined Ginong Quarantino po. Para din yung price, portion of it, pwedeng maitulong din po sa mga families na affected po ng COVID. Actually, yan ang susunod na tanong ko sa kayo eh. Kung anong gagawin mo doon sa 200,000 pesos na premyo. O diba? Sinagot mo na. Pero dahil sinagot mo sa unang tanong, magpa-follow-up question ako. Ano yung personal na gusto mong mabili with your prize money? Para sa personal, sarili mo na. Para sa sarili ko, wala akong masyadong maisip kasi hindi po ako ganun ka-materialistic na tao. Pero sige, siguro gusto ko ng ano, ng sapatos. Kasi when I was a kid po, parang hindi ko maalala na binilhan ako ng maraming sapatos nila, ano, nila mama tsaka nila tatay. Although nag-abroad naman dati tatay ko. Pero nung high school po ako, hanggang college, yun, po nila ako nabibigyan ng ano, nabilhan ng sapatos kasi naiintindihan ko naman yung situation po namin. So ayun, parang naging ano, parang naging malaki yung ambag, naging malaki yung feeling sa akin ng pagbili ng sapatos. Oo, at saka you know, we should reward ourselves naman talaga every once in a while. Lalo na kung you know, we worked hard for something, di ba Wyatt? Tama po yun. Yeah, white to dry. Oh, sige. So, eto na. This is it. This is your passport to becoming Ginong Quarantino 2020 and getting the 200,000 pesos cash prize na ipangtutulong mo sa iyong mga kababayan. Okay, so why? You have 45 seconds para sagutin ang aking katanungan. Pag malapit nang matapos ang 45 seconds, I will be letting you know. Ibig sabihin, you have to wrap up your answer already. Okay, you may answer in English or Filipino, kung saan ka man komportable, that's fine, that's not an issue. And your 45 seconds will start as soon as you answer the question. Alright? Okay. Ready na naman? Ready na po. Okay, so this is it. This is your final question, my friend. Does masculinity define a man the most? If not, what should it be? And explain your answer. Again, does masculinity define a man the most? If not, what should it be? And explain your answer. Ang masculinity ba ang sukatan ng isang pagiging tunay na lalaki? Kung hindi man ito, ano yon? And please explain. So you have 45 seconds, Wise. Good luck. Time will start now. I think that masculinity doesn't define of you to be a man. I think it's a responsibility. There are lots of men out there who have kids. Marami pong mga lalaki dyan na nagkakaroon po ng anak, pero hindi po nagiging responsable sa pag-handle po ng sitwasyon. Para po sa akin, bilang isang lalaki, kailangan po natin buhayin ang ating pamilya. Bigyan sila ng maganda buhay, pakainin po sila, papuntahin sa para lang ng kanilang mga anak at mahalin ang kanilang mga asawa. Marami po tayong mga kalalakihan dyan na tawagin po natin na bakla, gay po, pero ang responsibility po na meron po sa kanilang puso ay 100% po. That's yun po ang tunay na lalaki para po sa akin. Not a masculinity doesn't define a man but responsibility. Dilama po, marami salamat. Alright, I like that answer. Maraming tatamaan dyan. Okay, thank you so much. Wise, and congratulations again and good luck. Thank you, Bob. Yes, Bob. Okay, bye. Thank you. Bye-bye, Bob. Congratulations to our 5 finalists. And now while we are waiting for the very important results, let's have a lively talk with one of our judges.
Miss Earth 2008, Miss Carla Henry Aman. Okay, so you have been constantly hosting and judging pageants for so long. How was the experience judging for the first time a virtual pageant, a male pageant, that? I think it was, it was unique, to say the least, because we're so used to seeing all of the candidates up close, right? When we see them on stage, and right, we see how they act. And a big part of pageantry kasi is really like the whole grace under pressure kind of scenario. So in this setting, it's a bit more relaxed for the candidates. So maybe more of their personality comes out, more of who they are comes out. So yeah, it was quite interesting. It was my first, but I don't know if it'll be my last. Maybe it's a new thing now. It could be with what's going on right now, with what's happening in the world. Could be. So now I'm going to put you on the spot. Let me just remind everyone who is watching that Carla's opinions do not reflect the opinions of the entire panel of judges. Okay, so we're just talking solely with Carla. So Carla, among the five gentlemen, who do you think was the most confident in expressing himself? I think probably most confident was, I'd have to say, either Wives. Am I saying his name? Wives, right? Not Wives, yes. Wise or Robbie, for me, was really the one that was exuding confidence in answering. So yeah, I think those two, they kind of stood out for me. Okay, among the five, who answered with the best content? Content-wise? Because all of them kind of had their own spin to it. Like, each of them gave their own perspective, especially what's happening in their own scenario, in their own environment right now. So content-wise, I think they all did okay. They all did great, actually. But I'd have to say that I feel more kasi, like, I relate more as a judge to someone who really is more sincere. And that's really what I look for, whether I judge any pageant, you know, for women, for men, for any of the letters in the LGBTQIA, you know, it is sincerity that I look for when they answer. So the one person that kind of stood out from there was Alan. Though I'm not saying not all of them were sincere. They were all of the men had their own form of sincerity answering. And all right, so any message for all of our finalists? Message for the finalists, I'd have to say that it's been a good competition. You guys had a very exciting run. I mean, 100 of you plus down to 5. But you know, just really take it as it goes and accept that in pageantry, it's really all about, you know, luck and destiny, whether it's for you or if it's not. And I mean, if you change any one of us directors or any one of us judges, the results will change also. So ganun lang yon. May mga winners lang talaga, and meron din talaga mga hindi mananalo because it is still a competition. So just take it with grace, take it with sportsmanship, and just be happy and confident that you were part of something that is revolutionary, because this is the first time that this is being done. So yeah, just be proud of yourselves and be proud of what you've accomplished. And especially for the winner, you had a great run, and congrats to you in advance. All right, beautiful message, Carla. I do have one last question for you. So randomly, who are your top three? Top three. Oh, that was really hard to do, actually. But I'd have to say the standouts for me were the three I had already previously mentioned. Were Robbie, Alan, and Weiss. Just because I really got a sense of who they are and really got a sense of how it was. And I have to also remind everyone, I chose my winners, my set of winners personally, basing on how they've been doing the entire competition. Because I think judges kind of sometimes forget that
it's not just about Q&A. It's not just about the final question. You have to think who is the person that really embodies the entire competition. So I look back at all five of their performances, you know, or all of the performances for the top five, and I based my ranking on that, how I saw them from swimsuit to the formal wear to the interview. So yeah, so my top three is really Robbie, Wise, and Alan. Okay, the stages of the competition are now over. It's time to announce our grand winner. But before that, let's have a look at our five remaining gentlemen. Alan Ong Molina, Zach Buenafe, Giro Garcia, Robbie Kubaku, Wise Estabile. Alright, so once again, ladies and gentlemen, the Ginoong Quarantino 2020 finalists. You know, you guys are looking so very handsome in your formal wear. And with that, I would like to say thank you, of course, to Ms. Lea Bianco for my fabulous gown. Siyempre, kamustahin naman natin ang ating mga finalists. Guys, kailangan niyo akong sagutin. Sige, isa-isahin natin sila ha. Alan, ikaw muna. Kamusta ka? Are you excited na ba for the results? Kinakabahan po. Excited na po. Excited ka na? Ako, excited ako para sa'yo. Ikaw naman, Zach. How are you? Sobrang, excited at saka kapagp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 apag
Jiro, kamusta ka? Okay naman pa po, excited na rin. Robbie? Excited naman po, kinakabahan lang ng konti. At syempre si Wise. Wise, kamusta ka? Excited ka na bang malaman kung anong final results natin? So, sobrang excited ako po. And whatever it is, acceptance lang po para sa ganun. Maluwag sa loob. Maluwag sa loob. Tama. At ako, very excited din ako para sa inyo. Masasabi ko lang, napakagwapo ninyo. And you're all deserving to be in the top 5. So, good luck guys! The results have been thoroughly verified and here is the final ranking. To receive 5,000 pesos cash prize, Ginoong Quarantino, fourth runner-up is Jiro Garcia. Congratulations! Next, to receive 10,000 pesos cash prize, Ginoong Quarantino, third runner-up is, congratulations, Zach Buenafe. Alright, so to receive 20,000 pesos cash prize, Ginoong Quarantino 2020 second runner-up is, congratulations, Robbie Kubakov! Congratulations, Robbie! Alright, so here we go. Dalawa na lang kayo. Good luck, Alan. Good luck, Wise. One of you will be bringing home the 200,000 pesos cash prize. From 500 aspirants to 100 contestants, we are now down to only 2. Siyempre, dahil dalawa na lang kayo, Wise and Alan, anong feeling na it's the last 2 standing? Ikaw, Wise, how are you feeling? Sobrang pong kinakabahan and happy at the same time kasi pareho po namin nire-represent yung Tarlac City. Yes, and ikaw naman, Alan. Ito na yan. Ito na yan. May kasapog na yung puso ko. Talag-lag na ba? Good luck sa'yo, pare, Wise. Ay, good luck, bro. Siya naman yung threshold. Tarlac City to eh. Tarlac City. In fairness, I love the attitude of these two. Okay, so here we go. Hindi ko na ito patatagalin pa. To receive 50,000 pesos cash prize, Ginoong Quarantino, first runner-up is... Congratulations, Wise Estabillo! California and our Ginoong Quarantino 2020! He is now 200,000 pesos richer. Congratulations! Alright, congratulations to you, Wise. At syempre, Andy,
You are now our Binoong Quarantino 2020. Ano ang masasabi mo? Maraming salamat po sa lahat na sumuporta sa akin. Hindi lang po ito yung, hindi ko lang po laban to, laban po ito lahat ng nagmamahal sa akin. Para sa inyo po ang laban na ito, hindi lang po para sa akin. Maraming salamat po sa lahat na sumuporta. Alright, congratulations ulit sa'yo, Alan Ong Molina. We are so very happy for you. And of course, we are so very proud of all of our finalists. Alright, once again, congratulations. Our Ginong Quarantino 2020, Alan Ong Molina. And of course, we thank you all for joining us in every step of the competition. Ginong Quarantino 2020 is another production of Sir Will Online Challenge, produced and conceptualized by Mr. Wilbert Tolentino. I am Christine Caballero Plau. Check out the Sir Will fan page for what's next from Sir Will Online Challenge.